Formal na ang binuksan sa Davao City ni Pangulong Rodrigo Duterte at Indonesian President Joko Widodo ang biyahe ng roll-on, roll-off ship. Ang ruta nito mula Davao at General Santos City patungong Bitung, Indonesia. Mayulat on the spot si Raffy Tima. Raffy! Pinangunahan nga Maris ng dalawang leader yung pagpapasinaya dito sa kauna-unahang biyahe ng Roro mula dito sa Davao patungo sa kalapit na bansang Indonesia. Dekada 90 pa plinano at sinubukang buksan ang rutang ito pero ngayon lang daw ito matagumpay na may sasakatuparan lalo pat lumalaki yung kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Pangulo mismo ng dalawang bansa ang nanguna sa paghahatid sa kauna-unahang biyahe ng roll-on-roll-off o Roro ship na biyaheng Davao patungong Bitung Port sa Indonesia. Makasaysayan daw kasi ang biyahe na lalo pa unong maglalapit sa dalawang bansa. Dadaan lang muna ang MV Super Shuttle Roro 12 sa General Santos City bago tumuloy ng Indonesia dala-dala ang mga animal feeds, fertilizer, construction materials at maging ice cream products. Si Indonesian President Joko Widodo tinuring ang bagong ruta na isang patunay ng umiigting na ugnayan ng Indonesia at ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati, binanggit ni Widodo ang pagkakapareho nila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mga dating lokal na leader na ngayon nagsisikap na palaguin ang kanayunan ng kani-kanilang mga pinamumunuang bansa. Ang bagong ruta mula Davao patungong Bitung sa Indonesia, simula pa lang daw ng iba pang pinaplanong ruta ng Roro mula sa Pilipinas patungo sa iba pang kalapit na bansa sa ASEAN. May mga dati ng ruta mula Mindanao patungong Indonesia, pero ngayon lang daw may sasakatuparan ng formal na pagkakaroon ng shipping trade route sa pagitan ng mga magkakalapit bansa na bahagi ng BIMP IAGA o ang Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Region. At ngayon at may pangulo na galing mismo sa Mindanao, ang matagal ng plano na pagpapaigting ng negosyo at kalakalan sa bahaging ito ng bansa at mga kalapit nitong lugar, tiyak na raw mapagtutuunan ng pansin. Ang magiging issue na lamang dito, Maris, ay yung issue naman ng seguridad dahil yung ruta mula dito sa Pilipinas patungo naman ng Indonesia ay may mga kaso ng piracy o abduction maging involved dito yung Abu Sayyaf. Kung kaya't itong kauna-unahang Roro ship na patungo sa Indonesia ay merong escort na Philippine Coast Guard. Maris? Raffy, magandang nabanggit mo rin yan. Ano? Pero Philippine Coast Guard lang bang magbabantay o meron ding magiging coordination mula dun sa police force or yung police counterpart mula naman sa Indonesia? Dahil syempre matindi rin yung nakaaway o kalaban ang yung piracy na yan at especially yung Abu Sayyaf. Yes, Marisa, kapag dating doon sa border ng Indonesia at ng Pilipinas ay sasalo naman yung Coast Guard ng Indonesia. Meron na raw agreement at meron na pag-uusap yung Coast Guard sa pagitan ng dalawang bansa para ma-secure itong bagong trade route lalo pat mga malalaking barko ito at naglalaman ng mga mahalagang mga produkto. So talagang isi-secure daw yan ng Coast Guard ng dalawang bansa. Ayon naman sa Philippine Coast Guard ay sila muna yung magbabantay dito dahil ayaw daw nilang ma-militarize. Sige, tanong ko. Itong lugar na ito dahil kapag ito ay nag-militarize ay tataas posible yung magiging insurance cost ng pagdadala ng produkto mula dito sa Davao, General Santos patungo naman sa Bitung Port sa Indonesia. Kung kaya't dinadownplay nila yung mga threat na ito. Bagamat naroon daw ay kailangan pa rin bantayan kaya nga meron silang escort. Kapag naging mahigpit naman yung pangangailangan sa mga Coast Guard ships na ito ay may posibilidad din na magkaroon ng mga marshals dito sa mga Roro ship na ito, Maris. Alright, Raffy, kunin ko na rin itong pagkakataon na ito na magtanong no, tungkol dun sa kalagayan naman ng ating kababayan sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Dahil mismo si Pangulong Duterte na rin yung nagsabi na gusto sana niyang mapag-usapan din ito nila ni Widodo. Magkakaroon pa ba ng chance na maupo sila at pag-usapan nila ito or even informally mabanggit niya ito kay President Widodo habang magkasama sila, Raffy? Kanina, Marisa, mula nung pasinayaan nila itong paglalayag ng Roro mula dito sa Davao, mula rito sa port ay dumiretso na sa airport itong si Indonesian President Widodo at sa ating pagkakaalam ay patungo na siya ng Hong Kong sa ngayon. So wala nang pagkakataon para mag-usap pa yung dalawang leader. Pero may mga nabanggit na rin sa reports na sa kanilang pag-uusap noong mga nakaraang araw ay posibleng nabanggit na yan
doon sa one-on-one talks nila, bagamat hindi ito na isa pa na ipapublicize pa at hindi pa natatanong mismo ang Pangulo kung napag-usapan nga ito ng dalawang leader. Pero posibleng nabanggit na raw ng Pangulo or nabanggit na rin ni Indonesian President Widodo yung isyong ito. Pero hindi yan pa na isa sa publiko hanggang sa ngayon, Maris. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Raffy Tima.